So punta na tayo guys sa aking dashboard or sa dashboard ng aking Facebook page, and then hanapin natin dyan yung payouts. So more on basic questions and personal informations lang naman in order for us to set up our payout account. So mag-umpisa na tayo. Kung ano hinihingi dyan is yun lang yung ating ipoprovide. Since para sa tax tong form na to guys, so kailangan nating ilagay dyan yung ating TIN number. So para naman sa registration number is nakalagay naman dyan guys, is optional. So kahit hindi nyo na fill upan. And then itik nyo na yung box dun sa bandang ibaba, and then proceed na kayo dun sa next step. Meron ding dalawang option guys kung saan nyo prepared i-receive yung inyong payment kay Meta. So meron dyang manually link bank account, and then link your PayPal account if ever na meron man kayo, or kung gusto nyo naman is manually link bank account. So dapat meron kayong bank account sa banko, and i-provide nyo dyan yung hinihingi ni Meta. So like for example yung account holder name, so i-provide nyo yan, and then yung SWIFT code just in case na hindi nyo alam. So pwede nyo siyang i-search sa Google. So i-type nyo lang yung name ng banko, and then automatically lalabas na dyan yung SWIFT code, and i-type nyo dyan sa portion na yan. At tapos ilagay nyo na din dyan guys yung account number ng inyong banko. Then after natin sa banko, so proceed naman tayo sa next step is yung i-add naman natin yung ating tax information. So kinakailangan ulit nating mag-login ng panibago sa ating Facebook. And then meron dyang ilang mga katanungan na itatanong and kailangan mong sagutan. Kung ang classification ba ng tax mo is pang business or individual, or kung ikaw ba ay citizen ng US, or and so on and so forth. So ikaw na ang bahalang magsagot. And then pag nasagutan mo na ang lahat ng katanungan sa portion na yan, syempre kailangan i-include mo din kung ano yung iyong location. So syempre Philippines, so ilalagay natin doon sa country of citizenship. And then nakalagay dyan taxpayer identification TIN number, ayan. And then ipoprovide natin dyan yung details relating to your services. So may nakalagay din dyan, and kaya na lang din yung magbasa. So ayun. Then ang next step naman is para siyang consent and sign. So parang terms and condition. So mahaba-haba din yan kung inyong babasahin, pero importante na pinabasa natin bago tayo mag-fill up, para nang sa ganun naiintindihan natin kung ano yung pinipill upan natin. And then kapag tapos nyo nang basahin yung nakasulat dun sa form na yan, so pwede nyo nang i-click yung box ng I certify that I have the capability to sign for the person identified on this line 1 of this form. And then syempre kailangan yung ilagay dyan yung inyong complete name for formality, and then yung date kung kailan kayo na fill up, and then syempre saka nyo i-click yung next. Then mag-a-appear naman dyan guys yung summary ng lahat ng inilagay yung information sa form. So bago nyo siya i-submit, take note, kailangan i-double check nyo kung tama ba lahat ng nakalagay prior submission. And then syempre kung tama naman lahat at walang problema, so pwede nyo na siyang i-submit, and then ayan na, done na siya guys. And kung gusto nyo, i-screenshot nyo para meron kayong kopya. So that's it guys for today's video, and I hope na nakatulong tong aking tutorial video para sa mga susunod pa na magsiset up din ng kanilang Facebook account.